Yan is, ang dumating yung pagkakato, kinonfront ko ngayon itong ano, lalaki, sabi ko, sa palagay mo ba, kung sumama ako sa inyo noon, sabi ko, kinuwento ko yung karanasan ko sa prison ministry. Nung sumama ako minsan doon sa aming pasto, sa ano kayo, sa Navotas, eh. Sabi ko, ang dami namin. Meron kami siguro mga 10 gusto mong pumupunta sa prison ministry ng church na yun. Hanggang dumating yung pastor na lang, tsaka ako na lang natin nila. Yung iba wala na. Kasi una-una, walang commitment, walang burden. Pero lahat na sumasama sa team mo ngayon, may commitment, may burden, at may kanya-kanya silang ministry. No? At tsaka pa lang ako ngayon pumunta doon sa prison ministry. At doon nakita ko nga kung paano sila nagmi-minister doon sa mga. Kaya, bandang huli, nagpasalamat na rin sa akin yung ang sabi niya, sa bagay, pastor, kung hindi nyo kami chinalens na maghanap ng driver, maghanap ng tutuktok, maghanap ng pwede mag-share, at umasa kami sa inyo, baka ngayon, kayo na lang din ang mag-isang manager sa prison ministry. And ang nakita ko dito, mahalaga yung may delegation. No? Pero, mahalaga din yung susunod nga dito. O, tinan mo natin. Kasi hindi ko pwede dinelegate nyo kasi iiwan nyo na lang. Kailangan sinacheck nyo rin. No? Kaya Jesus kept on, keep on checking sa mga disciples. He gave them the word to do and he followed up. Meron follow-up lagi. So kaya yung ginawa ko after nung, dahil may nag-disciple ako, meron ang follow-up ko doon, yung mismong bata, yung disciple, sabi ko, ano ba nangyayari sa inyo? So, sabi ko, yung kasama mo nagagalit. Pero kung intindihin nyo, basta keep on doing. And then pumunta rin ako. Dahil nung dumating na yung rival para pumunta ako, nakita ko buo na intindihan. And then, once a month na lang ako pumunta doon sa prison ministry. So, ibig sabihin, para lang bigyan sila na ma-encouragement, motivate sila, keep on doon sa ministry. So, yun po yung isang bagay. Ngayon, sa supervision, mahalaga dito na tinitingnan mo kung yung ginagawa talaga ng mga disciple mo ay yung itinuturo mo at saka yung pinapagawa mo sa kanila. No? Minsan kasi meron ako sa karanasan, ito, pagkakamali ko ito eh. Akala ko kaya na niya mag-lead ng Bible study. Di, inumpisahan ko ng 2 buwan. Nung medyo malago na yung Bible study, iniwan ko na kasi kung magbabago study kami, ito yung isa sa masipag, ito yung laging maganda ang sagot. Kaya nung after 2 months, sinabi ko na doon sa grupo, meron akong grupong sa kanadang Bible study at hindi na ako mapapadalas dito, hindi na weekly punta ko, siguro once a month or twice a month lang ako. Pero iniiwan ko to sa aming kapatid, tinanong ko. Di, noona okay sila, excited sila. Pero pagkaraan pa lang ng 2 session yan, meron mga nagsusumpong sa akin. Sabi niya, Pastor, hindi naman ako mukhang tama yung tinuturo sa amin, ganyan-ganyan. Ang dami ng sumpong at saka meron siyang inaway niya kagad yung isa naming bago lang umaattend. Meron lang nag-raise lang ng question kung ano na yung mga sinagot niya. Pastor, balik na kayo, baka mawala yung Bible study natin. So, yun yung ko. Kaya, nung bumalik ako doon, ang problema ko naman, dahil ina-assign ko na sa kanya, hindi ko malaman kung paano ko naman aalisin sa kanya at papalitan siya. Pero ang nangyari noon, dahil na meron siyang nakasagutan doon, siya na mismo yung umalis. Yes, pinakinggan din ng Panginoon yung prayer ko. Panginoon, hindi ko alam kung paano ko sasabihin dito. Baka masaktan ko. Kayo na gumawa ng paraan. Kaya nung tama-tama, nung nalaman niya babalik ako doon, sabi niya, Pastor, kayo muna mag-ano kasi mukhang kinakailangan ko pa ng preparation. Nakita naman yung sarili niya na mukhang kinakailangan ko siyang disciple. Pero during that time, hindi pa kasi ako masyadong open sa discipleship eh. Kaya sana isa yun sa mga dinisipulo ko pa para lalo pa sana tahasan dahil nandun naman yung passion. Kaya lang yung character nila nila yung nivelo. Mabilis pa lang mag-init ang ulo. No, konting tanong lang, nagre-react na kagad, nakikipag-argue. So, hindi pa rin ang attitude. Okay, so, ayan, mahalaga yung supervision. And then finally, ano sa palagay ninyo? Ha? Reproduction. Ah,
Okay. Kinakailangan yung disipulo mo, eh, may encourage mo rin siya naman yung style niya. Kaya mo siya dinisipulo, dinitrain sa leadership, para maging leader din siya para sa iba. Okay. Jesus expected them to reproduce. He required costly elements of leadership, development, and reproduction. So, ito yung 8 steps, no, na makikita natin na maaaring ito yung talagang sinundan din ng ating Panginoon. Pagkapag wala, hindi biblical yung sunod-sunod niya, pero makikita natin yung 8 steps na yan ay simultaneously ginagawa ng ating Panginoon at maaaring ito yung tayong sinundan. Based na rin dito sa come and see, come and follow me, come and be with me. Okay, so, yan po yung ilang bagay na gusto kong ano. Kaya, alam nyo, kahit matutunan natin itong lahat, kahit magkaroon tayo ng mga sinasabi natin, 8 steps na yan, ito yung mga stages na dinadaanan ng discipleship, pero kung wala tayong passion para gawin nyo, ano lang ito, information lang ito sa inyo. Parang formula lang yan. Pero alam nyo, naniniwala ako, sabi ko nga kanina, if we are in the right place doing the right thing. At tingin ko, ito yung right thing na gusto ng Panginoon na bawat isa sa atin ay ma-involve. Kasi talagang yung winning souls and making disciples ang pinaka-agenda ng Panginoon. Eh. Para yung kanyang kingdom ay, sabi nga, na-build yung kingdom niya dito sa earth. Eh, hindi tayo magpa-participate doon sa kingdom building. Tingin ko, nasa wrong place tayo. No, at hindi natin magagawa talaga yung right thing. Pero if we're doing the right thing at the right time, sabi nga, sa tatamang lugar, eh yung provision ng Panginoon, pati yung kanyang power, yung kanyang protection, eh susunod sa atin yan. No, para, kasi sabi nga niya, di ba, yung word na surely, I will be with you always. No? Yun po yung ano eh, yun yung motivation dapat natin eh. Pinapakita ng Panginoon sa atin yung assurance na makakasama natin siya. At kapag nakasama natin ng Panginoon, eh talagang nakikita ko yung ating mga ginagawa ay nagiging mabuti. No? Ngayon, ang question lang sa atin, after na magkaroon tayo ng ganitong mga bagay na binibigay sa atin, ano yung next step ninyo? Meron na ba kayo din yung disciple ngayon? O tingin nyo kayo pa yun din ng disciple kasi nandito ako sa seminar. Pero particularly, yung bang mga seminary, walang ano to, natatanong nga ako, meron bang particular na mga mentor kayo dito, aside sa classroom setting na, meron ba kayong kinukuha ninyo maging mentor ninyo? O bawat isa sa inyo, meron ng nag-disciple sa inyo dito, sa mga kinukuha. Yun ang mahalaga. So kinakailangan na yun, makakita kayo na mag-mentor talaga sa inyo. Tingin natin pa, tingin niya. Sige, magkaroon tayo ng open discussion regarding this. At kasi mananatiling information lang lahat ito kapag hindi kayo mag-design. Kanina meron magandang sinabi si Pastor Robert na tatlong letter D. Ano yung sabi niya? Desire, discipline, and delight. No? Sabi nga, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. So kung ang delight natin ay talagang to win souls and make disciples. Tingin ko, yun yung pinakasikreto para yung blessing ng Panginoon ay talagang kumuhos din sa atin. Kasi naniniwala ako, nandito yung blessing ng Panginoon. Gusto nyo tayong i-bless dito dahil meron tayong testimony, meron tayong i-share. Kasi kung walang blessing, ano yung share mo? So hindi lang yung material blessing ang sinasabi ko. Sabi nga ni Pastor, nung nakaraan, last Friday kayo, sinabi ni Pastor Joseph na all spiritual blessings has been given to us, to say Ephesians. At ito po yung blessing na meron na tayo ngayon. Ngayon kung hindi natin gagamitin yung blessing na yan dahil hindi natin kinagamit sa tamang lugar. So, kamukha na nga sabi ko nun, pag kayo wala na kayo sa scholarship program ng UTS, wala na kayo tatanggap yung scholarship. Pero bakit kayo may tinatanggap pa rin scholarship? Kasi nasa program kayo. Kaya ito yung program ng Panginoon. Kaya kung natin ito yung program ng Panginoon, ito yung pinapagawa, definitely, lahat ng bagay na kailangan natin, idadagdag niya sa atin. Kaya nga, ito yung sinasabi, Matthew 6:30, seek ye first. Ano ba yung priority natin? Ang priority ba natin is
to make disciples. Or to win souls and make disciples. Kasi kung hindi, ako ang isang nakita ko dito nung nasa seminary ako, maraming readings, maraming mga requirements, pero yung aking prayer life, yung aking devotional life, nawala. More on, siguro personal ko lang yun. Kayo, hindi naman kayo ganun, di ba? Ako lang yun, hindi kayo yun. No? Tapos na tingin ko, nawala din yung passion ko para sa soul winning during that time. Minsan meron akong kasama sa loob ng seminary na nakikita ko parang hindi ito pastor kung magsalita tsaka umasta. Pero wala akong ginagawa. No? Parang yung passion ko for that, na i-review, itama siya, wala. At ang totoo nga nun, dumating pa sa punto ng buhay ko dito sa seminary, buti na lang, huling bahagi na lang. Last night na, kinabukasan, ano na, ang tawag dito, graduation na. Nagkaroon ng celebration yung mga pastor dito sa ano, sa harapan ni ano, ni Sintan, yung ano ba yung cemetery natin yung sa harapan? Okay, Kwansi. No? Kala ko ano ginagawa nila, yung pala, merong ano, sabi sa akin, tutan last day na eh, makipag-celebrate na sa amin. Ang nangyari naman, dahil puro nahikayat na ako, di taki-shot-shot na ako doon. Eh dahil hindi na ako sanay, kasi dati ko buhay yun eh, nung hindi na ako sanay, nakailang shot na ako, nahihilo na ako. Sabi sa akin ngayon nung isang kakasi ko sa dorm, dito ka na matulog. Sabi ko, ako hindi, hanapin ako ni Mrs. Uuwi ako. Papahinga lang ako sa tali. Eh yung pahinga ko yun, nakatulog na ako. Madaling araw, nandito na si Mrs. Sinahanap na ako sa buong dorm. No? Kaya nung nalaman nung kaklas ko, si Mrs. anong gagawin mo? Ewan ko sa'yo, ikaw nagbiyas sa akin, ikaw umarap sa kanya. So, kasi alam mo magagalit dahil hindi alam. So, meron akong karanasan dito na gano'n noon na pwede kang ma-influensyahan. Sa halip na ikaw maka-influence. No? Kaya, eh, kung kayo napatutoy yung sinasabi ko sa inyo, kaya mahalaga dito, ano ba? Anong susunod after na marinig natin ito? Sige po. Ay, kapag ito po kaya rin ang list sa pagkawala ng mga pagkakaan, Ano po yung magandang pamamaraan? Kasi yung naman kasi ng mga kapataan na yun, talagang yung happiness, enjoyment, kung po na rin po sa mga technologies. So, kapag pag-apag sa ating kasimbahan, sinatahan na So actually, yun na nga eh, yung word of discipleship na, nandun ito may pinakataan talaga para hindi sila mawala. Kaya sila nagwawala at nawawala dahil wala nang di-disciple sa kanila. Ngayon, kaya kami nagsama natin, paano natin gagawin yung pag-disciple? Ang simple lang na pamamaraan ng disciple, diba, bibigay ko ako ng example. Kahapon, medyo busy dapat ako, marami kong gagawin eh, sa aming, sa district dahil charge conference, and then, may mga documents akong dapat kung matapos. Pero yung wife ko sabi sa akin, pa, tulungan natin yung anak mo. Kasi kailangan niya ng, ano, ng support mo. Sabi ko, ano ba yung kapatid? Tingin ko ba, kung may problema ata yung anak ko, ano ba yan? Ayaw niya sabihin sa akin. Basta sabi niya, basta sumama ka sa bahay. Medyo kinabahan ako dahil sinisikreto ng business ko. Eh, pag nagsisikreto yun, medyo tingin ko, hindi kagad masabi sa akin dahil medyo may problema malala. So, ginawa ko nung pagdating doon, nakita ko yung anak ko nakangiti. Sabi, ay ma, tutulungan mo ko. Sabi ko, eh, pinaproblema ng mama mo, ano bang gagawin? Kasi maglalagay tayo ng vinyl tile. Maglalagay daw kami ng tile sa bahay niya. Sabi ko sa business ko, sa loob-loob ko, ang dami kong gagawin, ito lang bang paggawa mo sa akin? Sabi ng business ko, wala kang bonding moment sa anak mo. No? Hindi mo na nga naturoan mag-drive. Ngayon, ito lang iniitulong, hindi mo pa maibigay. Medyo nasumbatan na ako. Eh, alam ko yung sumbat na yan, sumbat na rin ng Holy Spirit sa akin yan. Eh, talagang kinalimutan ko muna lahat. Ang sabi ko sa sarili ko, sige anak, tutulungan kita. Ano bang gusto ko? Tuluhan mo ako kung paano natin gagawin. Hanggang yung maghapon na yun,
ito, wala akong ginawa kundi maglagay ng pantikit, maglagay ng tiles sa may dalawa. Habang naglalagay kami ng tiles, nag-uusap kami mag-ama. At meron siya mga naisi-share sa akin mga problema at nagtatawanan lang kami at ako pagbigay ako ng advice sa kanya. Kasi alam niyo yung sinasabi niya, ang problema natin sa mga churches natin, minsan na mga marginalize ang mga youth. Puro activity ng mga adult ang ginagawa, pero yung mga kabataan, hindi natin nabibigyan ng quality time. But ang time mismo, hindi na, wala tayong bonding moments sa kanila. Hindi nila maranasan yung pagiging magulang natin sa kanila. Tingin ko yun ang inaanap. Kaya maraming mga kabataan ngayon ang napapariwala dahil nawala na yung image ng yung father and mother sa kanila. Kaya kung ibabalik lang natin yun, maging tatay at nanay tayo sa kanila, kahit wala kayong mga anak, kayo pastor doon. Ako meron ako isang church dito, siguro babanggitin ko na yung Holy Week, si Pastor Guerrero Florence. Nagulat ako, nanay na nanay talaga siya. Magsalita siya, kumagano siya. Tapos pagkatapos ng service, lahat ng mga kabataan, inaakap niya yung mga bata, lumalapit sa kanya, umaakap sa kanya. No? Samantalang nung nagsalita ako doon, walang lumalapit sa akin bata. Kaya nga pagbaba ko sa pulpito, ang nilalapitan siya, siya inaakap ng mga batang maliliit. Bakit? Kasi nag-establish siya ng relationship. At tingin ko hindi mawawala yung mga bata ngayon hanggat yung pastor nagpapakita ng kanya na compassion, yung love, yung mercy. So, yun ang tingin kong kulang. Kaya ngayon, na-attract ngayon yung mga kabataan sa labas, yung may offer. Tandaan ninyo yung mga gadget natin ngayon, pwede mo naman i-convert yan na mapakinabangan sa church eh. Kasi yung mga full-time media ministry natin, mga kabataan sa computer, sila ang gumagawa eh. At attracted sila doon sa gano'ng mga ministry sa loob ng church. Kaya pwede natin i-win sila sa mundo at makagawa sila ng mga bagay na meron silang ministry sa church, namin yung sense of belonging at saka yung ating tiwala sa kanila natin. So, mahalaga yun na ano natin. Lahat tayo, meron tayong mga kanya-kanyang mga weaknesses, kahinaan.
Pero ang isang bagay na nakita ko lang dito, kapag yung heart ng tao ay sincere talaga ng gustong tumulong at gusto mag-disciple, eh, ikaw mismo sabi nga, kapag nagsimula ka ng mag-disciple, doon ka nga magsisimula na maging aware na doon sa iyong testimony. Kasi biro mo, ano papakita kong model, paano kayo mong model si Kristo dito kung ito ang nakikita niya sa akin. Kaya two-way yun eh. Hindi ka lang makakatulong, ikaw mismo, tutulungan mo rin yung sarili mo once na nagkaroon ka ng desire na mag-disciple. Kasi kinakailangan, iingatan mo na ngayon yung iyong ano, eh, buhay. Kasi may accountability ka na sa Panginoon at sa disciple. At yun, yung hindi ho masama na intentional gawin mo yun. Ah, magbabago ako for the sake ng aking disciple kasi ito kalooban ng Panginoon sa akin. Kaya nga yung 2 Peter, mahalaga yung sinasabi ni Pedro doon eh, add to your faith, di ba? Sabi nga, itagod sa iyo pananampalata, kamutiang asal. Sa kamutiang asal, kaalaman. Sa kaalaman, matatagad. Sa katatagad, kabanalan. Sa kabanalan, ang pagmamalasakit sa kapatid. Ang pagmamalasakit sa kapatid, pag-ibig. Idadagdag mo yun. Intentional yun, ikaw ang gagawa. No? At kapag nangyari yun, hihilingin mo na yung banal na Espiritu kung binos. At yung fruit of the Holy Spirit mag-manifest, which is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Kinakailangan mag-manifest yung fruit na yun sa atin. So, yung fruit naman, talaga mag-manifest siya kahit hindi mo nang sasabihin kinakailangan magbunga ka. Kasi kung nasa Panginoon ka, magbubunga ka talaga. So, nandun yung sincere. Ang mahalaga lang yung desire. Yung sincere ka, Panginoon, gusto ko pong mag-disciple. Marami pong kakulangan. Pero sabi mo nga, lahat ng mga spiritual gifts binigay mo sa akin, gusto ko pong maging tapat. Yung desire mo lang yun, i-bless ka na ng Panginoon eh, para magkaroon ka ng self-control. Napaglabanan mo yung mga weaknesses mo. At ang maganda rin sa discipleship, minsan kahit yung weakness mo, makita din yung dinidisciple. Importante lang, natuturoan mo rin siya na alam ko to mali. At ganito ang gusto ng Panginoon na gawin ko, para ma-restore ako dito sa pamalaan ko. Kaya pareho din kayo natututo eh. So, hindi naman ibig sabihin kinakailangan superman ka, perfect ka, para makapag-recycle ka talaga. Ang mahalaga lang, totoo ka sa sarili mo, totoo ka sa relasyon sa Panginoon, at totoo na kapag nagkakamali ka, nandoon yung talagang repentance at yung transformation nangyayari sa susunod. Kasi nasa process pa rin naman tayo eh. Yun yung ano natin. Ito yung being natin. Ang being natin, we are righteous. Pero ang ating state, yun ang state of being mo. Pero nandun ka pa rin sa process na patuloy mo. Kaya sabi ni Paul eh, pinalaya tayo ng Panginoon, Galatians 5:1. Kaya manatili kang malaya. Ikaw ang may decision nun. Kasi napakahal ko kasi naman sa may design ka mag-design. Tama. Inaangilan ko pa rin yung mga anak mo. Pag-angil lang, simple pag-angil. Eh sabi niya, hindi ako maniniwala sa iyo kasi natatanggal yan. Kaya ngayon, pag maaangil na ako, nandun yung misis ko, bigla ko maalala, dapat hindi ako umangil. Pinakausap ko na maayos ko yung anak ko. O kasi, parang hindi sila maniniwala sa akin kasi mag-start yung aking discipleship sa family. So, meron mga bagay ngayon na hindi pa rin natatanggal sa akin, pero unti-unti yung misis ko nagpapaalala. Mag-disciple ka eh, ganyan, ganyan ka. Pag ginanoon na ako, naaano na ako, pero may usapan kami, sabi ko, ipaalala mo sa akin, sikahin mo rin ako pag meron ako mga pagkakamali. Kasi wala namang, ano eh, kinakailangan magpaalalahanan talaga. Kasi pag nandun ka na sa ikaw na yung nagme-mentor, kinakailangan natin na rin yung maturity. Pero huwag kayo matakot na magsimula.
Kasi once kayo nagsimula, tutulungan naman kayo ng Diyos na magkaroon din ng ano eh. Kaya nga, discipline natin, anong discipline? Prayer, daily devotion, journaling, mag-start na kayo doon. Kasi sa journaling, nandun yung maraming application eh. Ito pinapagawa ng Panginoon, ito yung gagawin ko. At once na meron ka ng ginagawa doon sa sinasabi ng Panginoon, nagkakaroon ka na ngayon ng patutuo. Halimbawa, meron akong bibigyan ng example. Nagkaroon ako ng devotion, tapos senior ko sa misis ko. Ang devotion namin, magbigay ng ano, ng kahit something sa kapitbahay namin. No? So, sabi ko sa misis ko, ang application ko dito sa devotion ko, kasi love your, ano, eh, your neighbor, eh, sure love yourself. Eh. Sabi ko, yung neighbor natin, ito yung talagang figuratively, ito ang neighbor natin. Paano natin minamahal? Sabi ko, magpakita tayo ng ano lang, kahit something, ano, magbigay ka nga ng kahit lugaw lang, may tokat baboy. Tama-tama, nung pumunta na kami, kumatok na kami, tuwan-tuwa yung kapitbahay. Tapos sabi nila, uy, naunahan nyo nga kami kasi pupunta rin kami sa inyo sana mamayang gabi. Kasi birthday ng Mr. Ko, gusto ko namin kayong invite for a dinner dito sa amin. Pero umaga na punta namin. Kaya tuwan-tuwa sila. O, kaya yun ang nag-open para, yung, kasi bago lang kami dito eh, para mag-uksan yung kapitbahay. Ito na, nung gabi, pumunta na kami mag-asawa, nag-dinner kami, and then sabi ko, pwede ko pa kayo pag-pray. Sabi nga, nalalang din ang pastor ako, sabi, sige po. So, nag-pray kami. Pagkatapos ko, ang sabi ko sa kanila, alam nyo, gustong-gusto namin magkaroon ng fellowship, kaya lang madalas wala kayo, hindi namin alam yung schedule nyo. Tapos sabi niya, alam mo, pastor, na-appreciate po namin yung inyong ginawa. Sana dumating yung time kung magkaroon din kayo ng mga Bible study, nasama kami. So yun, nagkaroon ng opening dahil doon. So, kaya lang, ano na yan, 2 weeks ago yun ang nangyari. Hindi pa rin ako nakapag-follow up sa kanila. Pero, ito yung makikita kami ngayon, iba na yung aming batayan na yun, more intimate na. So, dahil doon. Kasi yung merong application na ginawa ako doon sa nabasa ko. Kaya every time na merong magagawing application at naka-journal yun, nababalikan ko eh. Nakikita ko kung anong ginagawa ng Panginoon. Ngayon, pag nag-disciple ka na, yung nai-impart mo ngayon yung mga inutos sa'yo ng Panginoon at ginawa mo. At meron ka lagi example. Yun naman ang maganda kapag may mga journal ka. O kaya, doon lang. Ayun ang unang step eh, yung discipline sa sarili. Kung gusto natin talaga yung personal transformation mangyari, mag-start ka ng manalangin araw-araw, mag-aroon ng daily devotion and then journaling. Doon mag-start. No, hanggang din yung nagagawa yun, nahirap. Paano ka mag-disciple kung ikaw mismo, hindi pa rin walang discipline. So mag-start kayo sa personal discipline din. Kasi ang Panginoon, meron siyang pinakitang halimbawa eh. Madaling araw, gumigising, nananalangin. And then, lagi siya may time sa disciple para tuluhan. So, yun ang nangyayari sa discipleship. Okay? Tingin ko, okay na yung oras ko. May tanong ko ba kayo? Sana po nakatulong. At next week, hindi ko alam po ano topic na i-assign sa amin. Pero alam ko meron na assignment. Hindi lang na nababasa pa. Pero ito ay connected na rin dito sa discipleship. Okay, last question. Ah, hindi question. Okay, sige. Ang gagawin ko natin, hahanapin-hapin nyo sa kanila. Kasi lang ay bigay ko na sa kanila. So, pero mga devotional, ano din yan eh, material na simplified lang. Mga verses, may konting paliwanag, and then mayroong question lang na nice share personal testimony. Yun lang naman yun. At isa doon ata na material na bigay ko, yung material ni Pastor Proceso Marcelo, yung sa kanyang Arden ng Panalangin na pamphlet. Kasama yun sa library. Nakatulong din doon sa kanila yun. Pumipili lang sila na related doon sa ministry. Okay, pwede ba tumayo tayo na tayo po ay manalangin? Dakilang mga pangyarihan Diyos, maraming salamat po sa inyong katakilaan. Salamat Panginoon dahil meron po kayong halimbawa na iniwan upang kami ay meron po masusundan kung paano po magbibusin ko doon.
At alam po namin, Panginoon, nangyayari lamang ito, pero kami desire, pero patuloy pa rin namin dinadalangin na patuloy po rin yung i-transform yung aming makabuhay, na kami ay magkaroon ng disiplina sa pananalangin, sa pagbabasa ng inyong salita, sa pag-aaral, at sa pagkakaroon ng totoong application ng lahat ng aming natutunan. At nawa, Panginoon, sa pamamagitan ng aming paalam na pagsunod sa inyo, bibigyan niyo kami ng kapangyarihan upang kami ay makatagpahayag at hindi lamang makaakay ng mga bagong buhay at kaluluwa sa inyong pangalan, kundi kami rin ay makapag-disipulo, Panginoon, katulad ng ginawa ninyo sa loob ng mga alagad. Hayaan po ninyo, Panginoon, ang inyong banal na espiritu, ang inyong pag-ibig, ang inyong kapangyarihan ang laging sumaamin, at bigyan niyo kami, Panginoon, ng totoong alam, karunungan, at kakayanan upang magawa namin itong desire namin na kami ay maging mga discipler, Panginoon, na makapag-disipulo sa mga tao ibibigay ninyo sa amin. At maaari mga tao ilalapit ninyo sa amin na nais ninyo na amin kung pag-disipulo. Kaya sa diwang ito, pinagpapala ko at tinadalangin na inyong mga anak dito po sa seminaryo ay patuloy po ninyong pag-alapin yung kanilang desire na doing souls and make disciples. At ganyan din, Panginoon, patuloy na maranasan nila, Panginoon, ang inyong presensya at kapangyarihan na laging umaakay at umagabay sa kanila upang magkaroon ng katuparan ng inyong mga pangarap para sa kanilang buhay. Ito, Panginoon, ang aming kahiling at dalangin na mayroon pasalamat sa kapangyarihan ang pangalan ng Mr. Jesus. Amen. Magandang araw po sa inyong lahat. Thank you.